May nililihim ka ba sa iyong asawa o partner? Ano ang dahilan kung bakit hindi mo iyon masabi sa kanya? Hello mga katara at welcome muli sa aking channel. Isang inspiring story na naman ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak kong kapupulutan ninyo ng aral. Kilalanin natin si Maria, ang babaeng pinagbabawalan ng asawa na pumasok sa isang lumang silid at kung anong lihim ang itinatago ng asawang si Rustom sa lumang silid na iyon. Maganda ang sikat ng araw ng umagang iyon. Maligayang naglalakad sa beach si Maria kasama ang kanyang asawang si Rustom. Ito ang unang beses na magkasama sila sa beach bilang mag-asawa. Hanggang ngayon ay hindi pa din makapaniwala si Maria na kasal na siya sa lalaking iniibig at magsisimula na ng masasayang araw kasama ito. Pakiramdam niya ay nasa kanya na lahat ng mga gusto niya sa buhay. Lumaki siya sa mahirap na pamilya. Bata pa lamang ay pinangarap na niyang makapasok sa isang universidad at makapagtapos ng pag-aaral. At dahil nga sa pagsisikap ay nakapasok siya sa isang universidad bilang scholar. Pero dahil marami pa rin kailangang gastusin at hindi sapat ang pera ng magulang niya para pantustos sa kanyang pag-aaral, ay nagpasya siyang kumuha ng part-time job bilang isang waitress sa isang restaurant na malapit lang din sa paaralan. Sa restaurant niya unang nakilala si Rustom. Ang naging unang pagtatagpo nila ay tila ba nasa isang part sila ng movie kung saan natapon ni Maria ang daladalang drinks sa gwapong binata. At doon nga, nagsimula ang mala fairy tale na kwento ng pag-iibigan nila. Ang gwapong estranghero ay na in love sa cute na waitress hanggang sa di nga nagtagal ay kinasalang dalawa. Sa France sila nagtungo para sa kanilang honeymoon. Para kay Maria ay napakasaya ng bawat sandali sa piling ng kanyang pinakamamahal na asawa. Okay na sana ang lahat, maliban lamang sa isang bagay. Sa isang maluwang na apartment siya dinala ni Rustom upang doon sila manirahan. Pagmamay-ari ni Rustom ang buong apartment na iyon. Bago ang lahat ng kasangkapan, maging ang pagkakadesenyo ng buong apartment ay lubhang kaya-aya. Sa yaman ng kanyang asawa ay kaya nitong bumili ng isang malaking bahay sa syudad pero kahit gayon ay mas ginusto nito na sa apartment na iyon manirahan. Mabait, mapagmahal, maalaga at maasikaso si Rustom. Lahat ng magagandang katangian ay nasa lalaki na. Sa unang araw niya sa malaking apartment ay inilibot siya ng asawa. Sa isang sulok ng bahay ay napansin ni Maria ang isang kwarto na may lumang pinto. Halatang sadyang hindi yun ginalaw nung nirenovate ang buong bahay. Na-curious si Maria kung anong meron sa loob ng silid na iyon. Kaya naman tinanong niya ang asawa tungkol dito. Ang kanina ay masayang mukha ng asawa ay biglang nagbago at napalitan ng galit. Napansin din niya ang pagtiim bagang neto. Huwag na huwag mong bubuksan ang pinto na iyan. Dito ka titira, pero huwag mong iisipin o tatangkain man lang na buksan ang pintong iyan at pasukin ang loob. Ako lang ang pwedeng pumasok sa kwarto na iyan, galit na sabi nito. Natakot siyang bigla sa pagbago na ekspresyon at tono ng pananalita ng asawa. Ngayon lamang niya nakita na gano'n ito. Wala sa loob na tumangutango na lamang siya. Hindi na niya ito kinulit dahil ayaw niyang pagsimulan niyo ng away. Mabilis na lumipas ang araw. Masaya si Maria sa piling ng asawa. Pero kahit ganon ay hindi pa din mawaglit sa kanyang isipan kung anong meron sa misteryosong kwarto na iyon. Kung bakit ayaw siyang papasukin doon ng asawa. Kung ano ang itinatago nito doon. Sa tuwing tatanungin niya ang asawa tungkol doon ay bigla na itong iniiba ang usapan. O di naman kaya ay mananahimik na lamang. Sa ginagawang iyon ng asawa ay mas lalo lang siyang nakikurious kung anong lihim ang nakatago sa likod ng pinto na iyon. Isang gabi ay nagising si Maria dahil sa mahinang boses na naririnig. Napabangon siyang bigla nang mapansin na wala sa tabi niya ang asawa.
at patuloy pa din siyang nakakarinig ng mahihinang tinig. Hinanap niya ito sa buong bahay pero hindi niya ito makita. Isang kwarto na lamang ang hindi pa niya tinitingnan. Habang palapit sa lumang pinto ay naririnig niya ang mahihinang pag-iyak na nagmumula sa loob niyon. Napahinto siya nang marinig ang tinig ng asawa mula sa loob ng kwarto na iyon. Umiiyak ito. Bahagya pa itong nagsasalita sa loob sa kabiglang tatawa. Mahina masyado ang tinig nito kaya naman hindi niya iyon gaanong maintindihan. Ang mas naririnig lang niya ay ang pag-iyak nito. Malakas ang naging pagkabog ng kanyang dibdib na mga oras ding iyon. Iniisip na baka may nangyari sa asawa. Gayunpaman ay hindi pa din siya naglakas loob pumasok. Maingat na bumalik siya sa silid. Pagkaumaga, pagising, ay maamong mukha ng asawa ang agad na bungaran niya. At kagaya ng dati ay maalaga at maasikaso pa rin ito. Hindi na niya isinatinig dito ang pangyayaring natuklasan kagabi. Kinabukasan ay nagtungong muli silang mag-asawa sa isang isla. Maganda ang tanawin at bibihira lamang ang pumupunta kaya naman feel na feel niya ang preskong hangin. Kagaya pa din ng dati ay masarap kasama ang asawa. Gayunpaman ay hindi pa din maalis-alis sa isip ni Maria ang nangyari nung nagdaang gabi. Kung anong ginagawa ni Rustom sa silid na iyon kung saan pinagbabawalan siya nitong pumasok at kung bakit ito umiiyak. Ano nga ba talaga ang meron doon? Habang pinagmamasdan ng asawa, ay isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip na sa pag-uwi nila ay tutuldukan na niya lahat ng katanungan sa kanyang isip. Hahanapin niya ang susi ng lumang pinto at papasukin niya ang ipinagbabawal na silid na iyon upang alamin kung anong lihim ang itinatago ng asawa. Abangan ang part 2 ng video na ito. Shoutout nga po pala sa mga katara nating sina. Totoo ba? Talupi TV, Ibrahim Malinday, Rua Plays Games, COD Gaming Arts Channel, Shin and Laya Vlog, Lando Jobert, Freya Jane Ongos, Jeramel Bunyales, Ronaldo Ugale, Deira Aliudin, at sa iyo din na nanood at tumapos ng video na ito. Marami pong salamat! Muli, ito po sa Tara TV! Sa